Next ka na, Inoue. Yan ang sabi ni Marlon Tapales. Napanood ko yung video. Hindi naman siya nagmura. So, just to be clear, no, napamura lang siya. Sa, kasi naman, exciting. So, I think it's just an expression. Pero, maliwanag na talagang target ni Marlon Tapales itong si Naoya Inoue. I'm sure, syempre, kasama dyan sa target niya si Stephen Fulton, because sino ba naman ang hindi makakuha, gusto makakuha ng undisputed belt. Pow Salud, Powcast Sports, pag-usapan natin ano ang posibilidad na mangyari itong laban na ito. At ang pinakatanong, at marami pong kritisismo at marami na namang doubters kay Marlon Tapales, kaya niya ba talaga itong si Naoya Inoue? Okay? Maliwanag muna ha. Paliwanag ko muna ng maayos sa inyo. Of course, sa boxing, may llamado, may dehado. So, hindi naman natin maikakaila, at ito naman ang katotohanan na llamado talaga si Naoya Inoue. Gaya ng lagi ko sinasabi, kahit sino siguro na itapat mo kay Naoya Inoue ay magiging dehado. Kahit sino. Name a boxer na sa panahon ngayon, kadibisyon niya na siya po ay magiging dehado. Kahit kay Stephen Fulton, I believe, although siguro, yung laban niya kay Stephen Fulton at saka kay Naoya Inoue, itong laban na ito, sa American views, baka medyo lumabang pa si Stephen Fulton. Hindi ko alam, no? Pero internationally, sa mga tao na nakakilala ko, I think they feel that Naoya Inoue's power is enough. So, I am expecting, and a lot of people are expecting, that Naoya Inoue will prevail on that one. Especially, dadayo si Stephen Fulton. So, sa dapat ang mas impressive ang panalo. Pero ang tanong, kung sakaling manalo si Naoya Inoue kay Stephen Fulton at si Marlon Tapales ang makakaharap niya, may pag-asa ba ang Pinoy boxer? Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo. Parang ang mga Filipino, ang mga fans, parang hindi sanay or hindi nanonood ng boxing para, o siguro nang-aasar lang kayo na kay Marlon Tapales na hindi niya kaya yan. Boxing is the theater of unexpected. No? Magkasunod na upsets nga si Mercito Hesta, naka-upset. Ito ngayon si Marlon Tapales, it's an upset. Again, underdog po si Marlon Tapales. Pero sa personal na opinion ko po, ano bang meron si Marlon Tapales na pwede niyang matalo itong si Naoya Inoue? Unang-una, gaya ng sinabi ko, I like the confidence now that Marlon Tapales has. And para banggitin niya yung pangalan na ni Naoya Inoue at mapamura siya sa excitement, hindi niya minura si Naoya ha, mapamura siya sa excitement, it's already a plus factor of for me, no? Kasi coming into the ring, ang makakaharap mo is si Naoya Inoue. If you're coming in scared, talo ka na kagad. So the confidence is there. But let's talk about the skills. Marlon Tapales showed that he can outbox Murujun Akmadjalib, who is well known to be a skillful boxer. And probably, and we can all argue with this, no? Naoya Inoue can box, he's probably faster than Murujun Akmadjalib, pero the skills, comparable yan kay Naoya Inoue. So, you know, I'm thinking here that Marlon Tapales can also do the same thing. Ang question na lang is, can Marlon Tapales, and this is the same question naman lagi pag si Naoya kalaban, can the opponent of Naoya Inoue absorb the punches or well, no? Kasi siguradong makakatama si Naoya Inoue, alam naman natin yan. So if it's the power, parang lagi kong ibibigay kay Naoya Inoue, pero sa boxing kung sino unang makatama. So ako naman, you know, sa mga Pilipino dyan, dihado po si Marlon Tapales, pero pag tinanong nyo sa akin kung may pag-asa, syempre naman may pag-asa si Marlon Tapales. Sure ball na may pag-asa. Ipusta mo pa.